Kendrick Nunn, mga idol, nagbanta nga sa kanyang pagbabalik dito sa team ng Los Angeles Lakers. Matapos kasi na manalo na itong team ng Clippers, itong ang player nila na si Isaiah Hartenstein ay nagpost nga sa kanyang Instagram bilang celebration sa pagkapanalo nila again sa team ng Lakers. At itong si Kendrick Nunn, mga idol, ay nag-comment. Sinabi niya, "Hintayin niyong bumalik ako at malalaman niyo kung sino talaga ang nagpapatakbo ng Los Angeles." Yan nga, mga idol, ang matinding banta neto ni Kendrick Nunn sa player ng Los Angeles Clippers. Hindi natin alam kung magka-close ba sila or talagang nagbanta lang itong si Nunn. Pero mga idol, maganda nga mentality neto ni Kendrick Nunn. Talagang sa tingin niya, makakatulong nga siya dito sa team ng Lakers na ngayon nag-i-struggle ng sobra. Kaso nga, mga idol, ang bad news naman dyan ay wala pa tayong update kay Nunn. Hindi natin alam kung kailan ang kanyang balik at itong team nga ng Lakers at si Coach Frank Vogel ay nahimik nga patungkol sa kanyang injury. Kaya nga, mga idol, dapat talaga ang mga Lakers fans ay ma-excite sa pagbabalik ni Kendrick Nunn dahil sa tingin niya kasi malaki ang matutulong niya dito sa Lakers. At sa ating sunod na balita naman, mga idol, talagang ang napakabilis ng panahon. Itong ang ginawa ni Klay Thompson na 60 points in 29 minutes at 11 dribbles na mga kanyang kinakailangan ay 5 years ago na pala. Ginawa niya ito, mga idol, noong taong 2016 again sa Indiana Pacers. At ngayon, mga idol, 2021 na nga at parang fresh pa sa ating utak itong ginawa ni Klay Thompson. At sakto nga rin niya, mga idol, dahil December yan ginawa ni Klay Thompson at ngayon 2021, December din ang maaaring niyang pagbalik matapos ang kanyang mahabang pagpapahinga dahil nga sa kanyang mga injuries. At para naman sa ating susunod na balita, mga idol, eto nga si Julius Randle ay nabigyan ng napakagandang advice neto ni Shaquille O'Neal. Eto kasing si Randle, mga idol, ay naglabas nga na kanyang salobin sa mga NBA officials. Frustrated nga daw siya dahil hindi nga siya nabibigyan ng tamang mga foul calls. At sabi na ito ni Shaquille O'Neal, mga idol, huwag niya na nga daw yun masyadong intindihin. Hindi naman daw siya mabibigyan ng foul call sa kanyang pagre-reklamo. Okay nga lang daw yun. Ang dapat na gawin niya na lamang ay play through it. Hayaan na lang yun. Mag-focus na lang siya sa kanyang game. At maganda nga yan, mga idol, at tamang advice ang ibinigay nito ni Shaq sa kanyang pagre-reklamo kasi wala naman talagang mare-resulta ang foul call doon. Ang gawin niya na lang ay patuloy siyang maglaro at talagang dadating at dadating din niyang mga foul calls na yan. At sa ating panghuling balita naman, mga idol, napakalakas talaga ng kapit nito ni LeBron James. Isipin nyo yan, mga idol, na ito ang team ni Bron James at ang former high school team ni LeBron ay napalaro nga dito sa Staples Center. Dalawang high school team sa kanilang regular season game ay naglalaro sa isang NBA arena at sa Lakers arena pa talaga ito, mga idol. At sigurado nga, mga idol, si LeBron James ang may dahilan yan. Siya ang may pakanan yan dahil kitang-kita naman natin ang napakalaking logo ni LeBron dito nga sa kanilang pinaglalaro ang court. At mga idol, eto nga si Bron James ay hindi naman nag-disappoint. Siya nga ay nag-score ng kanilang team high 19 points at pinambakan nga nila ang former high school team ng kanyang tatay. So yan nga muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!